President Rodrigo Duterte will address the nation tonight. Let's listen in. But maybe Secretary Galvez can give us the long unwinding odyssey of how it finally came to us of the Philippines. Your time, sir. Can we have the slide? Mr. President, yes, Senator Bongo, my fellow cabinet members, magdang gabi po sa inyo lahat. For this evening, I will discuss to you yung ano po, yung nangyari po kahapon at saka po yung sa mga rollout po na ginawa po natin. Yes, but before that, bibigyan ko lang po kayo ng global update dahil para makita rin po natin kung ano nangyayari po sa ibang bansa. At makita na natin po yung tiyatawag nating mga trending. So kung makita sa vaccination po worldwide, meron na po tayong 221 million doses today. Still at a daily pace of around 5 million. Pagka 5 ng ating phase, aabot po tayo ng 3 years globally. Mahirapan po tayo na magkaroon ng total global immunity. Pagka po ganito na 5 million, kailangan po ang nakita po namin, at least nasa 10 million po yan para at least 2 years po ang ano po natin. Nakita po natin na slowdown po yung EU due to rising vaccine hesitancy. Nakita natin din lang po sa atin, global din po ang problema po natin sa mga hesitancy. At the same time, yung recent result na sa ruling sa AstraZeneca, regions of Australia, New Zealand, Thailand, Hong Kong, and Vietnam. Nag-start na rin po ng vaccination effort. So, ito pong ano, nakasabay po natin. Itong Australia, New Zealand, Thailand, Hong Kong, at saka po Vietnam. Ghana became first country to receive COVAX shipment of 600,000 Nika doses. So, ang Ghana po ang nauna po. Then, yung USFDA already grant an EUA Johnson & Johnson. Meron po tayong nakuha na, ano po, meron po tayong ongoing na negotiation sa Johnson & Johnson po. And then also, USFDA approves the new handling protocol for to be stored at negative 25 to negative 10 centigrade. Ibig sabihin po, yung frozen undulated vaccine vials can be held at a standard pharmacy freezer temperature of negative 25 to negative 15 for up to 2 weeks after they arrive at the vaccination site. And then only needs to be held at ultra-cold temperature if vaccines are held for more than 2 weeks. So ito po yung bagong USFDA, ano po, hang ng Pfizer. Then nakita po na natin, katulad po na nangyari sa atin, Chinese vaccines are gaining momentum in many developing countries. But yeah, talaga ano po, nakita po natin na there is still mistrust still on the Chinese vaccine. But nakita po natin, Hong Kong, sa vaccination with Sinovac jab, and also Hungary received 5 million doses of Sinopharm, becoming the first EU country to roll out the vaccine. Indonesia looking to secure Sinopharm also. So naku natin yung Sinopharm talagang medyo most ano rin po yung ano yung kanyang vaccine talagang targetman din po lalo na po sa ibang Muslim countries. And then also there are many you know many countries who are also asking for Chinese vaccine kasi hindi na po talaga available ang wet vaccine. Kasama po ang Pakistan, Egypt, Sial, Cambodia, Bolivia, and many more received the first doses of the Chinese vaccines. So ngayon, global vaccine inequality is becoming a larger issue. So increased pressure for this country to donate surplus supply as part of global effort to combat COVID-19. Ito po nga po ang talagang katotohanan na 10 countries account for 75% of all nation. EU and US called to commit 3 to 5% vaccine supply to developing countries, and even Israel committed on giving surplus to Palestine and Honduras. Kasama po dyan yung ano, may pakpak na sa Marawi, sir. Kaya eksakto lang, pagka sinabi nilang itong date na to na mag-deliver, talagang i-deliver po nila yan. Kita po natin kahapon na
sinabi nila na 28 after 5 days or 5 days after ng ano yung EUA ay bigla po nilang talagang in-schedule na 28. At 28 po talaga. So yun po ang ano po natin sa first quarter. Ang ating first quarter, matapos po natin lahat ng ating healthcare workers. Ito ang ating pinaka-objective. And then sa second quarter po, ay po natin kung makakukuha po tayo ng mga 20 million. Dahil meron na po tayong sa COVAX ulit and also why we might be sa Novavax. At saka yung 2.6 million na ito po ng AstraZeneca, ito po binili po ng mga private sector. So more or less, mga 20 million po yan. Sa third quarter po, diyan po lalabas lahat ang ating mga lahat ng mga vaccines natin na bibilin. So more or less, meron po tayong sa third quarter, meron po tayong 68 million at doon po sa fourth quarter, meron po tayong 69. All in all po, Mr. President, Mayor, ay meron po tayong 161 million dose na po o yung 44 million na COVAX. Next slide po. Ito po ang magandang balita talaga kahapon hanggang ngayon. Maganda po din, Mayor, talagang tuwan-tuwa po ang mga ating mga kawan. Dahil dumating na po ang 600,000 na Sinovac vaccine. At nakita na po natin talagang yung mga iba, nakita natin sa social media, talagang ano, many people are very excited. Even sa mga LGUs po, sir, talagang nagte-text po sa akin, talagang, sir, huwag niyo kami kalimutan sa pag-distribute ng ano, ng vaccine. So next slide please. Sir, ito po, nagkaroon po tayo ng tinatawag na simultaneous mini rollout. Ito po ang ginawa po natin kanginang umaga. Nagkaroon po tayo ng rollout dito po sa UP Philippine General Hospital. At meron din tayo sa Lung Center of the Philippines, nandoon po si Secretary DOH. At ako naman po ay pumunta sa UP General Hospital kasama po si Secretary Roy. At saka po yung ating mga LGU, kasama po natin si DG Eric at nagpaturok din po sila. So makita po natin, nandoon naman po sa si Secretary Vinson, doon po sa Tala. And then also sa Veterans Memorial, nandun po ang ating Secretary Del Lorenzana po. So nagturok din po tayo sa Philippine National Police General Hospital. At mayroon din po tayo na mini-rollout sa Biluna Medical Center. At bukas po, marami po tayong pupuntahan din po. Ito po bukas, magkakaroon din po tayo ng mini-rollout sa Pasig City General Hospital, Amang Rodriguez, Pasay City, sa Taguig, Santa Ana, sa Philippine Air Force, sa Manila Naval Hospital, sa Navy, sa Army General, at saka sa Camp General Emilio Aguinaldo Hospital. Then, meron tayo, sir, na no, nakikita po natin, sir, nabigla po kami. Sir, ang St. Luke's, humingi po ng 5,000 para sa 5,000 nilang tao na Sinovac. Na nakita natin yung ano yung St. Luke's, nakita natin ang gusto niyan Pfizer at saka ano po, pero nakita po natin, nag-text po sa akin si ano si Dr. Peña, and magkakaroon po kami ng mini rollout sa dalawang St. Luke's Medical Center sa Global at saka sa Quezon City para magkaroon po ng mataas na uptake. We appreciate every any and every cooperation offered to us at this time. Kung kasali yung St. Luke's, then papasalamat tayo. So they can also help spread really the vaccine as fast as it can, yes, sir, be accommodated by the time and motion of a human being. Ikaw. Yes, sir. At sana po sa March 3, magdadala na rin po tayo ng mga vaccine sa Cebu and then March 4 doon po sa Davao. So kami po na mga secretary na yung cabinet member, magpupunta po kami sa ano po sa March 4 sa Vicente Soto doon sa Cebu, and then pupunta rin po kami sa March 5 sa Southern Philippines Medical Center. So pati po yung ano yung Davao Medical Center mabibigyan na rin po. Yun po ang inaanuman ni Ma'am Inday na mabigyan yung ibang mga hospital. At nagpangako naman po si Secretary Duque na dadagdagan po natin ang mga vaccine po doon sa kanila. Yes. Yung sa Davao po, just to make it clear to the people, yung it's not used to be known as the Davao Medical Center. Tapos iniba po ginawang Southern Philippines
medical center. It's a long story, but maybe some other time when we have the space really to discuss about it. Go ahead, please. Sir, yung guidance niyo po na i-distribute po nationwide yung vaccine. Sir, ginawa po sir ng ating mahalang sekretary at saka ni Yusek Kabutahe. So yung distribution po natin, pakikita ko po sa inyo na parang equitable po yung distribution na gagawin po natin. So nakita po natin sa NCR, considering na yung NCR meron tayong 17 na highly urbanized cities, meron po tayo na 130,000. And then sa Region 4A, dahil dalawa po yung DOH hospital doon, Batangas Medical Center at Southern Tagalog Regional Hospital, meron po tayo 1,115, pero dadagdagan po natin yan kasi yan po ang yan po ang request po nila. Ang ginawa po ni ni Yusek Kabutahe, nagkaroon po sila ng tinatawag na hospital town hall meeting. At kinuha niya po yung may mga gusto. Pero nakita ko po to sir, Mr. President, tataas po yung iba dito dahil kasi ito po, nung kinuha na nila yon, tumatawag ng iba na gusto nagpapaano po. Kasi yung sa mga hospital po sir kasi, yung taker lang sa sa Sinovac, 13% to 28%. As humanly possible, we would like to, I said, distribute it among the Filipino people across the nation. Yan ang antarid, and that is the, I think that is the basis of your division. I have no qualms at this point. Sir, ito po lahat po, sir, ang tuturukan po natin, ito mga healthcare workers ng mga hospital. So, yung mga hospital po niyan, yung mga trabahante po ng hospital, pati yung mga drivers, ambulance, lahat po yan, sir. Rightly so. Opo. And, by the way, even the doctors, some are not quite keen sa Sinovac. But that is the right. Do you want maybe the U.S., it could be AstraZeneca or it could be Johnson & Johnson. Johnson & Johnson is U.S. talaga yan. Or it could be Moderna. So, I said, wala tayong ano dyan, except wala kaming objections dyan, ayaw ninyo. Maghintay na lang ho kayo pag magdating yung mga bakuna na of your choice and not the ones that are being applied now to the people. We respect your decision on the matter. Sir, ito po yung from NCR, Region 4A, Region 3, CAR, the next slide please. Nandito naman po yung Region 1, meron tayong 7,000, Region 2, Region 4B, Region 5, next slide please. Then Region 6, Region 7, yung Region 7 sir, patadagdagan po natin dahil kasi tumataas po ang kanilang kaso po doon at may mga barriers po doon, so patadagdagan po natin. And then Region 8, next slide. Then Region 9, nandiyan na din po, na Region 10, Region 11, sir, yung Region 11, sir, patadagdagan po namin ng 15 to 20,000. So, yung Region 11, kasi ito lang po yung, ito lang po yung kanilang request. Kasi alam po namin ang ginawa po nila, yun lang may gusto. Pero nakita namin, sir, ngayon, tumaas po yung, nung nakita nilang nagpabakuna tayo lahat ng, ng mga prominent na mga doctors na nandun si Dr. Gap, Dr. Edsel Salbanya, tumaas po yung, tumaas po yung level ng natawag nating uptake at saka demand. So nandiyan niya po ang Region 12. In Region 12 po, kasama po yan yung sa BARM na Cotabato Sanitarium. Yung sa Region 10, kasama po dyan yung may pakpak na sa Marawi, sir. Kaya medyo mataas siya. So nakikita po natin yung Sinovac po. Isa po ito yung nakita natin na vaccine na halal. So yung mga Muslim BARM natin sir, doon po namin bibigay yung karamihan din po sa kanila kasi yan po ang sinabi po ng Indonesia na ito yung halal na natin vaccine. Let me just talk about Region 11. Eh kasi nandoon ako, lest that we be accused of giving a priority to the Davao region. Davao province noon was really very, very big.
As a matter of fact, when sometime when my father died, pinaghati-hati ito. Now, itong Davao Regional Medical Center, it caters to Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, Davao Occidental, then the Comal Valley, which is known now as the, I think they changed it to a gold city something. At Davao Oro, Oro is gold. So, and it caters to some people from itong boundary ng Cotabato, na mas malayo ang Cotabato City to Davao City, so dito na sila. And sa bukid nun, nagbababaan yan, sa likod lang ng Davao yan, also sa Davao Medical Center, pati yung sa Agusan. Yung Agusan na malapit sa Davao City, malayo doon sa capital ano nila, capital city, at where the regional hospitals are really hard to go to because of sa kalayuan at maybe the expensing that will have to be incurred. You know, ang ano sa Davao, mamalaki ho ang Davao, talagang choose to be the biggest province, biggest city. Until now, Davao City is the biggest city in the world, I think, and hanggang ngayon. And the population is, it's a melting pot of Region 11. Nandoon lahat yung anyone seeking the pot of gold. Diyan sila sa, for the education. We have so many universities. 1, 2, 3, 4, 5. At saka, yun dahil dyan nilagay yung regional hospital. So, yan ho ang, ano, kasi baka sabihin nila, bakit malaki ang Davao. It's not really, the Davao region is not only Davao City, but Davao City is as big as a province. That's why it's called the biggest city in the world. If you go to the south side, you will not be able to go to the north side by sunset. That's how big it is to travel from one place to the other. Thank you. Please proceed. Sir, next slide po, sir. Sir, ito po yung, ano, yung allocation po natin na kung makita po natin yung NCR, Metro NCR, kasama yung Region 3 at saka Region 4A at saka yung Baguio City. Meron po tayong allocation na 146,000. Yung Region 1 to 3, 4B at saka yung Region 5, meron 70,000. And then yung greater, ano sir, yung Visayas, 26,000 at saka yung buong Mindanao, 24,000. So meron po tayong natitira na flexibility na more or less 70,000 doses or good for 35 people. Ito pong 250 na yan po, ito po yung tatawag nating tao po yan. 2 doses na po yan. Para yung ating target is 250,000 na people. So meron pa po tayong 35,000 na pwede po nating i-reallocate kung just in case tumaas po yung uptake. And then inaasahan din po natin na darating ngayong month yung ano yung COVAX. Meron tayong inaasahan sa COVAX at meron din po tayong ngayong month na ipoprocure na po natin yung 1 million na Sinovac na kasunod po yon. Ang ano po namin is pagka patapos na po yung ano yung AstraZeneca at saka yung first tranche ng Sinovac, darating na po yung 1 million. Gagawin po namin na Mr. President yung inyong ano inyong utos na magkaroon po tayo ng at least meron tayong naka-standby na reserve or stockpile na 2 million to 5 million para at least makapag-open up na po tayo ng ano ng ating economy. Pagka po nagawa po namin na yung aming ano stable na po yung aming supply, we will inform you sir na pwede na po tayo ano talaga. We will recommend na pwede na po tayo mag-open just in case
na nakuha na po natin na more or less makuha po natin yung talagang mga vulnerable people, makuha na po na rin po natin. Okay. Sir, yung ibang ano po, yung ibang update po na kay ano po, kay SOS, kasi siya po talagang umikot ng mga ibang hospital. Sir, alam ko, tatlong hospital yata umikot ni, ano, ni SOS po kanina sa pagbabakuna. Ginanahan po siya magbakuna po. Si Tarido, kaya something to say, go ahead, sir. Maraming salamat po. Magandang gabi po, Mr. President, Senator Bongo, fellow members of the cabinet. Kung pwede lang, laktaw na lang tayo, medyo mahaba po. Gusto ko lang pong ipakita yung activities doon sa... Can we have the slide number 20? Yan po. Ito po, Mr. President, sa pagdating ng unang mga crates ng mga bakuna laban sa COVID-19 sa bansa, ay mas magpapalakas ang ating kilos upang tuluyang sugpuin ang COVID-19. Ngayon pong araw ay nasimulan na natin ang paghahatid ng dagdag na proteksyon ng bakuna sa ating po mga frontline na healthcare workers. Inumpisahan po natin sa UPPGH na kung saan po ay si Director General Eric Domingo po ang isa sa mga nagpabakuna. So maganda naman po naging epekto sa Philippine General Hospital. Today, mga 120. May I yes. cut you doon sa mga priority. Kasi ang haka-haka ng mga tao, lalo na ito si Maring Lenny, sabi niya na mauna ako. You know, in the protocol, ako ang edad namin ay ang preferential right is given to 16 or 18 above, tapos 59. Ako, Maring Lenny, 70 na. 70, ah, hindi pala. 67 lang pala. Eh, masyado kang apurado sa protocol nga, we are not even considered as those needing or occupy a priority in the application of COVID. Mahirap kasi ang ano mo, you are baiting me. Alam mo kung bakit? Nagdududa ka kasi na nagpabakuna na ako kasama ng mga sundalo. Kaya panay ang tikoy yung ginaganon mo, ha? Sige, salita ka. Yun ang talaga ang ano mo. You have a very, you seem to have an angel face but a devilish mind. Marunong ka mag ano. May kampang duda mo kasi tapos na ako. Kaya you want me to go into a trap of saying things which are not appropriate. Yan ang mahirap sa iyo. And every day, you have a narrative. Nung una, sabi mo na kulang dito, ganon, na kailangan. Was it yesterday you said, our frontline workers deserves the best. Wala akong problema yan. Mas magsakit ang ulo ko kung wala siya. Kayo, ikaw, sige ka lang salita dyan. Wala ka namang ginagawa. Sige ka, issue ng statement. Do you know what? Because you want to be relevant here. Gusto mong sumali sa laro na para makipakinggan ka rin. Eh, bakit din mo sinabi noon yan? Tapos ngayon, sabihin mo, dada ang propeso. Anong propeso? Proseso, rather. Anong proseso ang gusto mo? Natapos naman yan lahat. Gusto mong dagdagan. Eh, bakit hindi mo sinabi noon na that ito lahat kailangan? Eh, ngayon nga may proseso na bago. Ganito na lang. Sabihin ko sa iyo uli, kung marunong kang makinig, walang bakuna ngayon available, either hingiin mo, nakawin mo, o bayaran mo. Not only the Philippines,
stated by earlier, binigyan tayo ng worldwide situation ng vaccine. Hirap rin sila. Ang Amerika meron, pero inuuna nila. Ito, alam mo, unahan ito. Ako muna bago kayo kasi amin to. As correctly stated by Secretary Galvez, it is only China who has come up with its commitment to so many nations. I don't know how many, but I'm sure China will honor on time. Kasi wala na silang, alam nila mas gastos tayo kung tayo ang makuha. We have to send our cargo planes. Marami yon. Hindi magkasya ng isa. We have to send about two. China, minabuti niya na dalhin na lang dito sa Pilipinas using their own air assets. Kaya ganun. Ngayon, kung gusto mo talaga para mahinto ka, kunin mo yung basket mo, mamalengke ka doon sa labas ng bakuna. Bigyan kita pera para kung may mabili ka, bilhin mo na kaagad at umuwi ka dito sa Pilipinas, bigay mo doon sa mga doktor. Yan ang mahirap sa iyo. Human to be relevant. And you know, sometimes you make an idiotic stance. Yung mga ganun, they deserve the best. Anak ka nang, bakit ako, I would give them the worst. Mamatay ka na. Hindi ko iwanan yung mga frontliners. And you do not need to really be redundant about it. Ako yung ano, napika ako sa iyo, pero because ilang beses na tayo nag-inkwentro sa sagutan, alam ko, may nagsabi, a devil has said something, jukin mo, magsabi, tanungin mo. Ngayon, ipakita ako. Ngayon gusto ko, pag mag-injection ko, nandiyan ka dito sa Malacañan. Kaya sabihin ko, matanda naman ako, kalahati lang ang akin. Pastada mo yung pupo doon iturok sa iyo. To add protection to your good health. Secretary Duque, you can go ahead. Salamat po, Ginoong Pangulo. Susugan ko lang po konti yung sinabi ninyo. Yung pong sa pagbibigay bakuna ng gobyerno ng China ay 53 nations po ang kanilang nabigyan ng mga bakuna at lahat po yung mga yan, sila halos ang sumundo ng kanilang bakuna mula sa China. Hindi po katulad ng ginawa nangyari kahapon, sila po mismo nagpadala, Mr. President, ng bakuna sa atin. Kaya ang halaga po nitong bakunang ito ay mga 403 million pesos. Yung 600,000 na doses ang Mr. President, ang halaga po 403 million pesos sa halagang $14 per dose. So, tuloy ko lang po na nasimulan po natin ang pagbibigay ng dagdag na proteksyon ng bakuna sa mga frontline healthcare workers sa PGH, sa Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium, yung Lung Center of the Philippines, ang Veterans Memorial Medical Center na pinangunahan po ni Secretary Delphine Lorenzana. Kasama ko po siya sa V. Luna Medical Center at ganun din po sa PNP General Hospital. Simula pa lamang po ito ng ating pambansang pagbabakuna laban po sa COVID-19. Naway magkaisa tayo sa kilo, sa puso at sa diwa dahil abot kamay na natin ang susi sa wakas laban sa pandemya at ang katiyakan ng ligtas at tuloy-tuloy natin pagbangon tungo po sa mas produktibo
at mapaglikhang kinabukasan ng sambayanang Pilipino. So, ito lang pong ibig kong iparating sa amin pong updates. Tomorrow ay tuloy-tuloy na po ang pagbabakuna sa lahat ng mga ospital ng gobyerno, public and private, at local and national government hospitals, at hanggang masakupan po ang mga barangay health workers sa kanayunan. At ibig ko rin pong ipagpaalam sa inyo, Mr. President, na ang Pasay City ngayon ay rumaragasa ang kanilang COVID cases. May spikes po sila, at pinapaalam ko po na doon magpapadala din po tayo kaagaran ng mga bakuna para po maprotektahan na ang kanila pong mga healthcare workers hanggang po sa kanilang mga barangay health workers na bumubuo ng barangay health emergency response teams. At ito po ay karagdagan hakbang para po mapababa natin ang rumaragasang COVID-19 cases sa Pasay City. So ito lang po as of now my updates, Mr. President. Sige, go ahead. Sir, yung sinasabi po kasi ni Madam Vice President, dapat you know, na po. Ano kaya mabuti kung tanggalin mo yung... Apo. Nagbabounce kasi yung ano, kaya... Apo. It's not really very clear. Nagbabounce yung boses mo sa... Sa ship po. Pati yung... Ang sinasabi po ni Madam Lenny, eh dapat daw dumaan sa health technology assessment sangayon po sa universal healthcare. Eh nagkataon naman po tayo nagsulong ng universal healthcare noong 17th Congress sa Bababang Kapulungan. So just for the information of VP Lenny, babasahin ko na po yung provision ng batas, section 34 of the universal healthcare. No? The health technology assessment shall be institutionalized as a fair and transparent priority setting mechanism that shall be recommendatory to the DOH and PhilHealth. So hindi po totoo nang sinasabi niya na requirement po ng universal healthcare na mandatory daw ang HTAC.